Jazz. Ngayon guys, nung nag 2 years vacation ako, bumalik ako sa kanila guys. Tuwang-tuwa siya guys pagdating ko. Nanaiyak ako sa tuwa kasi nga ramdam ko yung saya niya na bumalik ako doon. Tapos ano, lahat ng kabutihan pinakita nila sa akin. Ang problema ko lang talaga doon is yung bunsong anak nila na may asawa na. Nagsiselo sa akin guys. Kasi parang yung priority nila sa araw-araw, parang sa akin nakakukos guys. Kasi nga, kumbaga unti-unti kasi siyang gumaling eh. Kumbaga pagdating ko doon, higalan siya, lumpo na talaga siya. Nung nadumating ako doon, kung unti-unti siya sumigla, nakatayo, at nakikipaghalubilo na sa mga lahat ng anak niya. E di ngayon guys, ayun nga, yung ramdam ko yung awa, yung hindi ko na sila tinuring na ibang tao, kahit ibang lahi sila, para ko na rin silang tatay at nanay doon. Pag tuwing puntang grocery guys, yung amo kong babae, pagdating niyan guys, tatawagin na ako niyan. Ang tawag pa nila sa akin doon guys, Rita. Rita, taali, gaganyan sila guys. Yung pala guys, may pasalubong na pala ako. Lotion, mga shampoo, talagang binibilhan nila ako. Lahat ng gusto ko guys, binibili ng amo kong babae. At saka isa pa guys, hindi ako nag-iinarte sa trabaho dun guys. Ang trabaho ko lang talaga sa kontrata guys is may, yun, aalagaan ko yung may sakit. Pero guys, pagdating dun, hindi ako nag-iinarte. Tinarabaho ko lahat yun. Pati yung all around guys, paglalaba, paglilinis. Talagang paglilinis, nagustuhan talaga nila yung paglilinis ko is mali. Ano talaga, araw-araw guys. Araw-araw ang naglilinis ng bahay. Eh, napakalaking bahay na iyon. Ilang kwarto sa baba guys? 8. Tapos 8 din sa taas guys. Laking bahay. Tapos ang ginagawa ko pa guys, pag natutulog yung alaga ko may sakit guys, nag-garden ako guys sa labas nila, sa paligid nila. Kaya tuwang-tuwa sila guys. Namunga yung kamatis ko. Dami kong kamatis na tinanim doon. Tuwang-tuwa sila guys. Ang daming bunga ng kamatis ko doon. Talaga mahilig talaga din ako sa farmers. Yung nagpa-farm ba? Mahilig din talaga ako sa ganun. O doon din naman ako sanay sa amin, yung tatay ko. Sa probinsya namin, meron din siyang lupa. May lupain din sila doon, ng nanay ko. Kanyugan, meron sila doon. Pero sa kanila lang yun. Sa father ko lang yun. Ayun nga guys, nung pagbalik ko ng nagbakasyon ako, pagdating ng 2 years, umuwi ako, tapos bumalik ako doon. Doon ko na nakilala yung mister ko guys. Nagpabili kasi ako ng cellphone doon sa kasama kong, kasabay din siya guys nung anak nung boss ko. Nagpabili ako ng cellphone, although alam ko naman na bawal talaga. Pero ang hirap din kasi guys na panay na lang akong gumagamit ng landline nila pagtawag sa pamilya ko dito sa Pilipinas. Kaya ang ginawa ko guys, kahit bawal talaga sa cellphone, nagpabili ako ng sikreto doon sa kasama ko kasi sila meron din eh. May mga cellphone silang sikreto, kaya sabi nila sa akin magpabili daw ako ng cellphone, ibibili nila ako ng sikreto, kaya nagsikreto. Ang nangyari guys yung bumili ng cellphone ko guys, si mister ko pala, siya yung katawagan. So ngayon guys, may edad na kasi yung kaibigan ko na yun guys. Sabi niya, nung tumawag daw ang mister ko sa kanya, ay hindi tayo bagay. Bagay kayo nung kaibigan ko, magkasing edad lang kayo. Ay biglang may tumawag sa cellphone ko guys. Nagpakilala na nga siya, ayan nga si Benny. Sabi ko nga bawal kasi kaya kung binili guys yung cellphone ko para sa pamilya ko dito sa Pilipinas. Hindi para kung ano-ano. Ala guys, hindi na ako tinigilan.
Ala, gabi-gabi tuwing mag-off na ako sa trabaho dahil ang off ko guys, alas 9 ng gabi. Nandun ako sa kwarto. Ala guys, pagdating ng alas 9, eto na. Tawag na siya ng tawag. Tapos guys, parang kahit hindi ko pa siya nakikita. Tinanong ko nga siya guys eh. Ano ba itsura mo? Sabi niya guys, kamukha niya raw artista. Sino bang artista kamukha mo? Sabi niya guys, si Piolo Pascual daw. Nainganyo naman ako guys. Parang na curious ako na gwapo siguro talaga ito. Tapos guys, sabi ko, sige nga, magpadala ka ng picture. Nagpadala na nga ng picture, guys. Nung nagpadala siya ng picture, guys, yung gupit niya, guys, parang bunot. Parang bao. Sabi ko dun sa kasama ko, guys, kasi yung may pinasok din ako kasi yung isang kasambahay doon. Pinasok ko dun sa anak ng boss ko. Binigay ko sa kanya yung picture ng mister ko, guys. Sabi ko, sa'yo na lang yan. Sabi niya, ayaw ko, ikaw, sa'yo na lang, ikaw na gustuhan yan eh. Eh di, no choice na talaga ako guys, kasi sa akin talaga pala ito matawag. Hanggang sa nakita kami guys isang beses, doon, kasama ko yung mga boss ko. Parang tanaw-tanaw lang, o bawal naman talaga din magkita ng matagalan doon eh. Parang tanaw-tanaw lang na ano ba talagang itsura ko, ano ba talaga itsura niya. Ayun guys, nung nakita niya ako ng personal, hindi na siya mapalagay. Feeling. Hindi naman. Tawag doon. Hanggang sa panay na siyang tawag-tawag kahit umaga. Nung umagang tumawag siya guys. Ay parang naawa na din ako sa kanya sa katagalan. Tapos guys, ano, nung tumawag siya isang beses sa akin na yung pala, hindi ko alam na hindi pala siya binilhan ng ikama ng boss niya. Guys, abangan nyo yung last part na kwentong buhay-buhay Saudi ko bukas.